masasayang ngiti, kapayapaan sa sarili, at tapat na pagtugon sa tawag ng Panginoon. These are the things I prayed to happen for 2020. Hello everyone, this is Lawrence John Paragadas from Iloilo, a new aspirant of the Rogationist of the Heart of Jesus here in Cebu. At ito ang kwento ng aking pagtugon sa tawag ng Panginoon sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap ngayon. It's always been my innermost desire to journey with God inside the seminary. Umaasa ako sa kabila ng kawalan ng katiyakan. But who would have thought na ang taong 2020 na aking inaasam na dumating ay magiging challenging pala, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. May't may makakarinig tayo ng mga balitang hindi maganda na nangyayari sa ating kapaligiran. Marami tayong mga kapatid ang naghihirap at nagugutom dahil sa marami ang nawala ng trabaho. Marami sa atin ang natakot dahil sa malawakang pagkalat ng virus na ito. We would feel na the world is coming to an end. Personally, natakot din ako. Paano na ako? Paano ng mga pangarap ko? Matutuloy pa bang pagpasok ko sa seminaryo? Excited pa naman ako. I've been preparing myself for this. Nagtapos ang taong 2020 na ako'y puno ng pananabik at pag-asa sapagkat malapit na akong pumasok sa seminaryo at simulan ang paglalakbay patungo sa buhay pagpapari at buhay relihiyoso. Ngunit dumating itong pandemya na ikinagulat at ikinatakot nating lahat. Marami sa atin ang nagtatanong kung paano na tayo? Paano ng mga pangarap natin? Matutuloy pa ba ang pagpasok ko sa seminaryo? O magiging imahinasyon na lamang ang lahat? I even thought na maybe this is the sign of God na hindi talaga ako tinawag sa buhay pagpapari. Maybe the Lord is telling me to choose another path in life. Sa hirap ng buhay, I even thought of looking for a job and eventually lose my desire in serving and following the Lord in priestly and religious life. Hindi ko na-realize na I've been too full of myself. Puno ako ng paano na ako? That I forgot that I have God who's bigger than all of these challenges na kinakaharap natin sa buhay. Papalapit na ang papasukan sa seminaryo. Hindi pa ako ready. Walang mga gamit. Walang na-i-prepare ng mga requirements, walang travel authority, at walang assurance ng safety. Takot din sina mama, ang pamilya ko, at ang mga taong sumusuporta sa akin. They're worried about my safety. I was even told by a friend na, itutuloy mo talaga? Kahit hindi ka naman safe dun? At saka, makapaghihintay din naman ang seminaryo ah. To be honest, natatakot ako sa maraming kadahilanan. Financially, hindi kami stable and I thought of it as a potential factor na mahirapan ako at ang pamilya ko. However, when I was on the brink of giving up, pinagtibay ni Mama ang aking loob. Niyakap niya ako at sinabihang patuloy lang na manalig sa ating Panginoon. Doon ako nagising, doon ako natauhan. I suddenly realized na this pandemic, this crisis is God's way to strengthen me and my vocation. Sa inaakala kong panahon na akala ko iniwan ako ng Panginoon, He was there preparing me to take a further step to start this journey. And eventually, nakita ko na lang sarili ko naglalayag patungong Cebu, papuntang seminaryo. With a snap, God has provided me everything I need. And then I suddenly realized that it was providential that He had to delay my coming para mas lalo ko pang maintindihan na aking daang tatahakin ay hindi madali.
Sa ngayon, mag-iisang buwan na akong nananatili dito sa loob ng seminaryo. At sa aking pananatili dito, mas lalo ko pang naintindihan ang kanyang pagmamahal at mas lalo ko pang naramdaman ang kanyang awa. Sa lahat po ng mga manonood, ipagdasal po natin that the Lord of the Harvest may continue to bless His Holy Church with more and holy vocations. At sana po, ipagdasal niyo din po ako na patuloy po mag-persevere at pagtibayan ng loob sa paglalakbay na ito. Maraming salamat po.